Ang bawat kababalikhan ay may katumbas na pahina. Muli kayo nakikinig sa The Missing Pages Podcast, a paranormal podcast. Missing page number 1. Ako si Janice. Sumulat ako upang ipamahagi ang kababalaghan na aking nasaksihan noong ako'y first year high school, 1989. Si Auntie Neneng ay matandang dalaga, kapatid ng aking ina. Ako ang palagi niyang kasama maglabas sa batis at mag-igib sa balon. Nagbago lamang ang lahat matapos sumuntis si Auntie Neneng nung walang gumagalaw sa kanya. Hindi namin matukoy kung paano. Magiging albularo ay wala rin nagawa. Hinintay na lamang namin ang paglaki ng kanyang tiyan ngunit matapos lamang ang 5 buwan, nanganak ito. At totoo, nanganak siya ngunit hindi tao, kundi isang pugita. Nung malaman namin iyon, halong gulat at takot ang pumukaw sa amin. Pagkalipas ng 3 araw, inuwi kaagad si Auntie Neneng habang pugita ay naiwan sa pangalaga ng ospital para maobserbahan. Pawang may iba sa kanya. Hindi na siya nagsasalita. Tititigan niya ako tapos ngingiti. Ngingitian ko rin siya pabalik kahit lihim na alam kong may iba sa mga tingin niya. Kinabukasan sa aking pagdilat, pumungad sa akin ang kanyang mga bihirang tingin at ngiti. Nakatirik pa ang mga mata. Nang dahil doon, tumawag kami ng albularyo at hindi kami nagkamali. Sinasapian si Auntie Neneng. Tinali ang kanyang mga kamay at paa upang hindi siya makapiglas. Dinasalan siya ng albularyo ngunit napakalakas niya. Lahat kami ay pawang nilulunod ng takot, kasabay ng bigla ang pagsara ng mga pinto at bintana habang nagbibingi sa kung paano nag-iba ang kanyang boses na animo ay lalaki. Ilang araw ang lumipas, wala pa rin nagbago kay Auntie Neneng. Halata mo, pagod ang kanyang katawan dahil sa sapi. Dahil may trabaho ang aking ina, ako ang mag-isang nautusan na magpagpantay sa kanya. Nagtitimpla ako ng kape nang siya ay magsalita sa tono na nakakaawa na boses. Malinaw na gusto niya na pakawalan ko siya. Dahil sa kamusmusan, pinili ko ang pakawalan siya at kasabay nun ang pagdating ng albularyo. Siya ay nagsisigaw gamit ang boses ng isang lalaki. Nang lalaki ang aking mga matang pinanood siyang lumutang habang nasa akin ang kanyang mga mata. Sa ilalim ng kanyang nakakilabot na halakhak, ibang lingwahe ang kanyang inilalabas. Wala na din talab ang gamot ng albularyo para sa kanya, hanggang sa bigla na lamang siyang bumagsak sa papag at nawala ng malay. Kinabukasan ay dating gawi, ako ulit ang nagpantay sa kanya. Muli na naman siyang nagmakaawa na pakawalan ko, ngunit pilit ng albularyo ay huwag siyang pakawalan dahil ani nito, panilinlan lang daw yun ng demonyo. At dahil doon, hindi ko na siya pinansin. At sa halip, tumalikod na lamang ako habang titimpla ng kape. Ngunit pagtataka ko, bigla na lamang siyang tumahimik. At nang pagharap ko, nanigas ako sa aking kinatatayuan na matagpuan siyang lumulutang kasama ang papag. Tinangka nila itong ibaba, ngunit sila'y tumatalsik lamang. Patuloy lamang siya sa paghalakhak hanggang sa may lumabas na sa kanyang mga bibig na animoy kulay berdeng lumot. Sinukuan na lamang siya na albularyo na siyang gumagamot sa kanya. Masyado daw malakas ang espiritu na nasa loob niya at hindi matukoy kung saan sila nagtagpo nito. Di na bumalik ang albularyo, ngunit sa kabila noon, hindi na sinapian si Auntie Neneng. Ayon sa aking ina, maaari na namin siya pakawalan pagkayari ng 2 linggo dahil maayos naman ito kausap at wala nang bakas ng sapi sa katawan. Dumating ang 2nd linggo at kayon ang aming ginawa. Ngunit na nanatili pa rin ang ngiti sa kanyang mga labi. Hanggang sa isang gabi, bandang 12, nagtatawag ang isa naming kapitbahay at sinabing siya ay naliligo sa loob ng balon. Agad namin siyang pinuntahan at natagpo ang naliligo doon. Ngunit ang pinagtataka namin, nadadalas ang akyat panaog sa loob nito. Marahil daw ito ay sanhi ng lahat kaya panay ang balik niya dito. Naulit iyon hanggang sa ito'y aming makasanayan. Hindi na din siya sinapian, ngunit lagi pa rin siya nawawala tuwing hating gabi. Lumipas ang 1 buwan, nabalitaan namin ang anak ni Auntie Neneng na pugita ay bigla ang nawala sa ospital.
Nagkaroon ng haka-haka ang mga tao na maaring patay na si Auntie Neneng dahil sa pagkawala nitong anak. Dahil dito, ang isa sa mga kapatid ni Auntie Neneng na si Uncle Jun ang naglakas na loob na kumpirmahin ito. Bumaba ito sa balon, ngunit wala itong bitbit na kahit ano nang sandaling siya ay umahon. Tinignan niya kami sa aming mga mata, dala ang kanyang pahayag. Patay na si Neneng, kasama ang pugita sa ibaba. Ang bawat kababalikhan ay may katumbas na pahina. Muli kayo nakikinig sa The Missing Pages Podcast, a paranormal podcast.